Welcome back, Dabarkat! Seto na naman tayo sa bagong episode natin ng ating vlog, no? Ngayon, ang gagawin natin is ginataang puso ng saging. Wow, ang sarap, ha? Naisipan ko lang gawin dahil kasi sabi ko mukhang matagal-tagal na natin hindi natitikman to. Baka gusto nyong matikman din, okay? At itong ating ingredients, ha? Okay, ito yung ating puso ng saging. Tapos meron tayo rito ng garlic, onions, ginger, shrimps, diced pork, coconut milk, lemon, spinach, ano pa ba? Chili. Siyempre may patis tayo, nakalimutan ko lang, no. At ito nga pa yung puso ng saging. O ngayon, umpisa natin. Meron na akong dalawang ginawa. Madali lang to. Simple. Alisin natin yung layer, no? Siguro mga tatlo, apat na layer bago natin makuha yung ganitong klaseng puso ng saging, no? Kailangan yung puti mismo. Hindi naman mahirap dahil kasi simple lang to. Okay? Atin natin dito para mas maganda, mabilis. Alam nyo, itong puso ng saging, maganda rin na binibigay na vitamins to sa ating, ano, mayroong vitamin E, potassium, fiber, maraming vitamin na rin ibinibigay to. At importante, mura pa. Yan, siguro nga. Alisin natin to, hindi natin kailangan yung mga yan, yung flour, banana. Sa English ito, yata banana, tawag ito, banana blossom, yung something like that. Okay. Ngayon, ito na siya, di ba? Sandali lang yan. Ngayon, bago natin gawin to at chapin, madali naman chapin kasi magbabrown siya eh. Pagka chinyap mo agad siya, tapos naka-expose lang, madali siya magbrown. Mag-isa na muna tayo, okay? Okay, dapat kats, igigisa naman natin siya, no? Siyempre, pag-isa, lagyan mo natin yung ating ginger. Ayan. Atin siya ma-release yung flavor, no? Saka natin siya ilalagay yung ating onions. Walang kahirap-hirap. Simple, para ka lang nagigisa, no? Which is yan ang ginagawa natin. A few minutes lang siguro hanggang sa mag nice and brown yung ating ginger at saka yung onions, no? Ilagay natin yung ating garlic. Dali lang maluto itong yung ating puso ng saging.
kailangan may gisa muna natin to lahat ng ating mga pork at shrimps. Ngayon, lagyan natin yung ating pork, no? Diced pork. Ito natin siya hanggang sa nice and brown. Tapos lagyan natin siya ng liquid hanggang sa lumambot siya. For the meantime, lalagyan natin siya ng peppers, no? Black pepper. Para lumasa na agad siya. Siyempre, lagyan natin ng konting salt. Kaya nalagay na natin yung ating liquid, takes about mga 15 minutes hanggang sa lumambot yung ating pork. Pero for the meantime, i-gisa muna natin siya hanggang sa mag-release yung flavor ng ating pork at saka yung mga other ingredients. O dito sa side na to, ito yung ginagawa ko ng mga adobo. Binabad ko muna siya sa usual yung sauce na ginagamit natin, yung soy sauce, vinegar, garlic, bay leaves. Ilang naman, no? Kung anong iba. Apat na klase lang yan. At syempre, pag nagluto ka ng adobo, they always low fire. Para yung lasa ng nila yung liquid ng adobo mo absorbe ng chicken mo. Okay. Yan. Malapit na siya mag-brown. Yung shrimp, sa huli na natin siya ilalagay. Hintay natin to, chopin na natin yung ating puso ng saging. Okay, dapat kahit sa chopin naman natin yung ating puso ng saging. Okay lang to. Ayan. Hindi na siya sa pork. Ayan. Hindi natin siya rito. Funny, dahil kasi dapat cuts, yung binili ko tatlong puso ng saging, mas marami pa yung balat doon sa laman, no? Anyway, balik tayo rin sa ginigisa natin. At ngayon,
lalagyan natin yung ating liquid, no? Ilagay natin yung ating coconut doon. Okay. Isa lang yan. Okay, mga about 15 to 20 minutes until yung pork mag-tender, no? And then after that, lalagyan na natin yung ating the rest of the ingredients. Okay, dapat kids? Okay, at eto na, medyo na-reduce na natin yung ating coconut. Malambot na rin yung ating pork. Lalagyan na natin yung ating shrimps, no? Tapos, lalagyan na natin yung ating puso ng saging. Natin siya ngayon, dapat cuts. Siyempre. Tapos, lagyan naman natin ulit siya ng pepper, no? Black pepper. Pre, lagyan natin ng konting patis, no? Lagyan natin siya ng konti red crushed pepper, no? Konti lang. Sarap yung konting anghang. Patakpan natin siya para para maluto ng gusto, no? Siguro mga about 5 to 10 minutes, Dabarkads. Okay, Dabarkads, na-reduce na natin itong ating coconut, yung liquid. Okay, lalagyan naman natin ng lemon juice, no? Fresh lemon.
Tapos, lagyan natin siya ng... lagyan natin siya ng konting brown sugar. Masla na, dapat kads. Lagyan natin yung ating spinach. Chili. Hindi maangang yan, chili ko, pickles lang yan. So, okay lang. Nilagay na natin yung red crushed pepper kanina. Okay na to. Man natin, double cuts. Masarap. Okay. Turn it up. Siyempre, titikman natin, di ba? Hindi siya matagal lutuin, siguro inabot siya ng mga 35 minutes, no? Sama na yung mga pag-prep-prep nyo at yung mga regado, madali naman lutuin. At syempre, importante yung mura. Tignan natin, ha? Fairness, ang sarap, ha? Hindi siya kind of bitter, no? Pero may sweet siya, may spicy siya. So, nag-balance yung flavor na nilagay natin, no? At, okay, maganda. Maganda resulta. Happy ako. Yup. Okay, dapat ka. Sana nagayahin nyo itong recipe ko. At I'm sure na magugustuhan nyo ito. Dapat ka, thank you so much again for watching. At sana supportahan nyo itong aking mga niluluto. At meron kayong comment, let me know. Like, subscribe. As usual, life is good. Ingat tayo parati, araw-araw. Love, peace. Dapat ka. Ano pa ba sasabihin natin kung hindi? Bon appetit. Thank you! Ito lang dapat kasi ang tagal ko nang hindi natitignan ito. Ano, bata pa ako. Doon ko lang siguro huli-huli natikman ko ito. Pero ang sarap. Maubos ko na. Bye. Take care.